Ang unang ginawa ni Aris pagbalik sa lungsod ay ang ipahanap si Stefania. Gusto niya makatayak na buntis nga ito at tuwirang itanong dito kung sino ang ama ng batang dinadala nito. Sabagkat isang malaking kalokohan ay paako nito sa kanya ang bata, gayon pero nilang alam na walang anumang namagitan sa kanila. Subalit mistula, nag-hide and seek sila ni Stefania. Naiinis man siyang isipin, pero tila pinagkataguan siya nito. Dalawang linggo ay lumipas nang sa wakas ay natuntun ito ng tao niya sa Laguna at tulad ng alam niya, buntis nga ito. You. Kampanting-kampanting sagot ito nang tanungin niya kung sino ang ama ng batang dinadala nito. No freaking way. There is only one immaculate conception in the history of mankind, Stefania. And you're hardly qualified to become the second virgin mother. Puno ng sarkasmong wika niya. Hindi niya gusto maging ganoon kabrutal. Pero sinusubukan nito ang kanyang pasensya. Each passing day frustrated him to the core. Mientras siyang matagalang bumalik, ay batid niya. Iba yung pagdurusang dulot niya kay Josie. At ayaw na niyang dagdagan pa ang sama ng loob na ibinigay niya rito. Gustong-gusto na niyang bumalik dito. Subalit nagbitiw ng salita ang kanyang ama. Ayusin daw muna niya ang sitwasyon kay Stefania. At upang matiyak na hindi siya basa-basa makakatakas, ay nagtalaga ito ng apat na bodyguards niya. Bagay na, lalo niyang pinag-ngit-ngit. I'm sorry, Aris, but for the time being, you're my best option. What are you talking about? Sino ba talaga ang ama ng batang yan? Taglay rin ng batang ito ang dugo ng isang Watanabe. And I don't wanna take the right for my child to be acknowledged as a rightful heir of that name. I don't understand. Just bear with me, okay? Pansamantala, ay papaniwalain natin ang lahat na tayo ay magpapakasal. This is absurd. If you must know, I have a life too. Do I have to put it on hold just because you asked me to? I'm sorry. Just give me a couple of weeks to sort this all out. No. Please. Hindi ni may paliwanag kung ano iyong nakita niya sa mga mata nito upang mapilitan siya sumang-ayon. Pero habang nakatingin siya sa mga matang iyon, ay parang may awang kumurot sa kanyang kalooban. Tila hindi na ito ang Stefania Onofre na kanayimutan niyang makadate. Ano man ang dahilan ng malaking pagbabago nito, ay mananatiling isang misteryo sa kanya. Stefania asked for a couple of weeks. Pero nang matapos ang panahong hinihingi nito, ay hindi naman na ito mahagilap. At ang nakakapigon sa lahat ng iyon, ay parang excited na ang nanay nila sa wedding preparations. Galit na galit siya. Pinaikot tamang ba siya ni Stefania? Kipanagutan nga naman niya ito o hindi ng ama ng dinadala nito ay nakakatiyak ito sa kanya. Aandap-andap ang kaloob ang nagtungo si Josie sa bahay ni Enzo na mabalitaan niya umuwi ito sa pag-asa may mensaheng inahabilin dito si Aris. Pero tila paiwas ang mga sagot ng kababata. Masama ang loob na nagpaalam siya sa mag-asawa. Pasensya ka na. Hinging paumanhin nito nang sundan siya sa labas ng bahay ng mga ito. Mabilis siya nagpahid ang mga luha. May awang gumuhit sa mga mukha ni Enzo nang siya itingnan. Pagkatapos ay nag-iwas ito ng tingin. Patawarin mo ako. Puno na pagsisising sabi nito. Pakiramdam ko kasi ayoko ay nagdala ng lahat ng ito sa iyo eh. Umiling siya. Huwag mong sabihin iyan. Wala kang kasalanan. Tumawa ito na mapakla. Ang lokong yun. Kaya pala nagtago rito sa probinsya kasi may tinatakasang babae. Alam ko ang tungkol dyan. Narinig ni Teresa ang pag-uusap nila magkakaibigan. At anong paliwanag niya? Hindi namin gaano na pag-usapan. Pero ang sabi ni Teresa ay sinabi ni Aris na imposibleng sa kanya ang bata. Kung ganoon, ay bakit papakasalan niya ang babae? Napipilan siya. Pakiramdam niya ay biglang hinigit ang kanyang hininga. Anong sinabi mo? Kalata-kalata sa buong kumpanya
na ikakasala siya. Bigla siyang nalambot. Ang anumang katatagan niya ay tuluyang bumigay. Nasa kulohan siya ni Enzo bago siya tuluyang naupos. Ipinatawag ni Ari si Renzo. Nabalitaan niyang umuwi ito ng Trujillo Primitivo. Kung nalaman lamang niya na uuwi ito, sana ay nakapagpadala siya ng sulat. O kahit anong munting regalo para kay Chossy at sa pamilya nito. Masyado siyang naging abala sa pamamroblema kay Estefania at sa ilang nabimbing trabaho sa opisina. Hindi niya naabisuhan si Renzo na kung uuwi ay dumaan sa kanya. Ipinatatawag niya raw po ako. Napakunot siya sa nahimigang lamig sa tono nito. Balita ko ay kadarating mo lamang galing ng probinsya. Kumusta naman? Kumusta si Jossie? Nakita niyang marahan nagtiib ang mga bagang ni Renzo. Mabuti naman ho. May pag-uutos ho ba kayo? Tila naiinip itong tanong. May problema ba? Napilitan siyang gamitin dito ang authoritative tono ng kanyang boses bilang boss. Pakiramdam niya ay meron itong tinitimping galit sa kanya. Ang totoo ho, sa labis kong pagkakonsensya na parang ako ang naging daan sa pagkasira ng aking kaibigan, ay gusto ko na mag-resign. Dangan at kailangan kong tiisin ang hiyaw ng aking konsensya dahil kailangan ko magandang pasweldo rito sa inyong kumpanya. Hindi kita maintindihan. Talaga kong hindi ninyo maintindihan. Dahil madali lang. Para sa mga tulad ninyong mayayaman, ang paglaruan ang damdamin naming mahihirap. Another riddle, Renzo. And I swear, I will throw you out of my office window. Ano ang problema? Kumusta si Jossie? Palagay ko ho ay buntis siya. Biglang na umid ang kanyang dila. What did you say? Ikinwento ni Renzo ang naging pag-uusap nito, Ate Jossie, na namatapos itong ibalita sa dalaga na ikakasalan siya, ay bigla iyong nawala ng malay. May ilang nakasaksi sa pangyayari na siya pinagsimula ng espekulasyong nagdadalang tao ito. Is she really pregnant? Hindi ko ho alam. Nang dalawin siya ni Minmin, ay hindi sila nagkausap. Minahal niyo ho ba si Pinang? O pinaglaruan niyo ang kaibigan ko? Minahal? Wrong tense, Renzo. Mahal ko ang kaibigan mo. At wala akong ibang babaeng ihaharap sa altar kundi siya lang. Biglang umaliwala sa mukha ni Renzo. Prepare your stuff. We're going home. Home. It felt good just thinking about it. If I have to use force to get a confession from Estefania, then I will use force. Even if I have to choke it out of her. Subalit nakadakdang marisolba ang kanyang problema. Dahil ang kanyang puntahan ng mga magulang ni Estefania ay naroon din ito. Formal na formal ang ekspresyon ng kanyang ama, samantalang ang kanyang mami naman ay namumula ang mukha. Habang walang puknat ay nahambalos ang handbag ang kanyang kapatid. Sa kung anong dahilan, ay parang galit na galit ito kay Juan. Ma'am, please, stop it. Nakakahiya. Sabi ng kanyang kapatid, na panay ang salag at iwas sa bawat atake ng kanyang ina. Nakakahiya? You almost gave me a heart attack after you told us that you were a gay. Shame on you, Juan Watanabe. I never thought I'd raise a son like you. What is going on here? Mabuti taririto ka na, Aris. Si Juan ang ama ng batang dinadala ni Estefania at tinatakda na namin ang kanilang kasal sa susunod na buwan. Tuloy-tuloy na pahayag ng kanyang daddy. But I thought your brother isn't a gay. Sambot ang kanilang ina na tila na kontento na sa ginawang paghahambalo sa kanyang kuya. Niloko tayo ng magaling mong kapatid upang makaiwas kay Estefania. Pasensya ka na, Aris. Kailangan kong gamitin ka para matauhan ng kapatid mo. You see, we used to be lovers. Kaso, medyo maluwag talaga ang tornilyo ng iyong kapatid. Nagkahiwalay kami. Hanggang sa muli kami makita, we went out and that's when he got me pregnant. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sasabay-sabay na nagsa ng emosyon ay hindi niya malaman kung alin ang higit na pangyayang ibabawin. Pagkagulat,
galit, tuwa, matinding frustration, or relief. Napailing siya. Bakit ba siya mag-aaksaya ng sandali sa mga walang kwentang bagay? I'm leaving. Ma'am, Dad, expect another grandchild. As for you, brother, I am so mad right now. I want to kick your ass. Estefania, welcome to the family. Best of luck though. Thanks. I needed that. Napakurap-kurap si Josie. Mukhang sa labis niyang pangungulila kay Aris ay pinaglalaroan na siya ng kanyang paningin. It's ironic na sa kabila ng pait na dinulot ito sa kanya ay walang sandali. Hindi na ito naiisip. At marahil dahil doon, kaya nagmaterialize ito sa kanyang harap. Kumusta? Tila hindi lang ang mga mata niya ang nandadaya sa kanya, kundi maging ang kanyang tainga. Pero palagay niya, ay higit itong kumisig. Medyo mapusyaw naman ang kulay nito. Pero mas gusto niya ito kung medyo tan. Kahit paano, ay nagmumukha itong ordinaryong tao. Kahit paano, ay nagmumukha itong madaling abutin. Kapag kasi mapusyaw ang kulay nito, ay tila ba mas nabibigyan diin ang agwat nila sa buhay. Morena siya at ito ay maputi. Josie, imposibleng totoo ito. Isa ka lamang ilusyon. Ano yan sa sarili? Dumiretso na siya sa kanyang classroom. Naghihintay na ang kanyang mga estudyante. Nagsimula siya magklase. Sa isang sulok ng kanyang mga mata, ay nakikita pa rin niya ang ilusyon. Nakatanghod ito sa labas ng classroom. Patingin-tingin. Lumipas sa mga sandali. Naroroon pa rin ito sa labas sa kanyang silid-aralan. Naroroong tumayo, umupong pa-squat, at magpalakad-lakad. Bawal mga bisita roon. Pero dahil sa kanyang ilusyon, ay wala marahil makakapo na rito, maliban sa kanya. Tumunog ang bell, recess na. Nang muli niyang sulyapan ang kanyang ilusyon, ay wala na ito. Malungkot siyang napangiti, kasabay ng pangingilid ang kanyang mga luha. Kung magkapatuloy siyang ganoon, ay baka masiraan na siya ng ulo. Dalawang araw pagkaraan isang buntis sa babae, ang kanyang naging bisita sa kalagitnaan ng kanyang pagkaklase. Sa hitsura at bihis, ay mukha itong artista, napakakinis at mamula-mula. Hello, my name is Estefania Onofre, soon to be Mrs. Yuan Watanabe. Watanabe? Ako ang dahilan kung bakit hindi agad nakabalik si Aris, sabi nito, at nagsimula itong magpaliwanag. Pagkalipas ng ilang sandali, ay parang nais umikot ang kanyang ulo. Totoo ba ang lahat ng sinasabi nito? Wara ay tugon sa nagugulumihan ng isip niya ang pagsulpot ni Aris. May hawak itong bungkos ng mga pulang rasas. That's my cue to leave. Wika ni Estefania sa kanya bago tumalikod. Nang makasalubong si Aris, ay bahagyan itong terapik iyon sa balikat. Hello? Nagunahan sa pagpataka ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang kabigin siya nito, ay napahikbi siya. God, it feels so good to hold you like this again. I miss you so much. Ako rin. I was here 2 days ago, but you look so withdrawn, unresponsive, na kahit nakikita mo ako, ay parang hindi ka naniniwalang naririto nga ako. Kinakausap ka. So I figured I needed someone to help me convince you that I'm here. That I'm back for you. I went back to Manila and pick up my whole family, including my future sister-in-law. Hindi mo anak ang ipinagbubuntis niya? Heck no! She and my brother used to be lovers, but my elder brother is a bit of a nutcase. But let's not talk about them. How are you? Are you really pregnant? Napamaang siya. Sino nagsabi sa'yo? Si Renzo. Hindi ako buntis. Kumulimlim ang mukha nito, pero maya-maya lamang, ay bigla rin iyong nagliwanag. I guess it's okay. We'll have plenty of time to work on it. Anyway, I think you will look lovely walking down the aisle without a baby bump.
Totoo na ba talaga ito, Aris? I want to kiss you right now so I can prove to you that this isn't just a dream. Kaya lang, baka maaga magloko ang mga batang ito. Ako pa ang sisihin mo. Natawa siya. Nagpalakpakan ng kanyang mga estudyante. Hayan, parati nangingiti si ma'am. Sabi ng pinakamakulit ang estudyante niya. Nagtawa na ng buong klase. Pati silang magdobyo ay nakasali sa pagtawa ng mga ito. Mahal kita. Mahinang anas si Aris. Mahal din kita. Mahal na mahal. I thought, I wasn't gonna hear you say that. Mahimig pagkatampong sabi nito. Sus, malapit na nga akong maloka sa kakaisip sa'yo eh. Nagdududa ka pa bang mahal kita? Hindi naman nagdududa, pero minsan ay masarap din palang marinig iyon. Back then I thought it was corny. But when you're saying it to the one you love, it's not. Not at all. Mahal kita. 5 buwan pagkaraan ay kinasal sina Josie at Aris sa maliit na kapilya ng barrio Pagukpok. Dinaluhan iyon ng mga importanteng tao sa kanilang buhay, mga pamilya at mga kaibigan. Iyon ang marahil ang pinakamagandang kasal na nasaksihan ng buong baryo. Ang sinuunang yari ng kapilya ay tila nakadagdag lamang ng dramatikong background ng kasal. Ang pinangangambahan ni Josie na balakin sa kanila ni Aris ay hindi nangyari. Napakabait ang mga magulang nito. Sa katunayan, ay nagpahayag pa ang mga ito ng paghanga sa mga magulang niya. Napakasipag doon ng mga tao. At siya man, ay napuri din ang kanyang future mother-in-law. Sa di umano, ay dedikasyon niya sa pagtuturo. Bibihira na raw ang katulad niya na nagbuburo sa liblib na baryo upang magtiyaga sa kakarampot na sahod. Di maaari naman siya magturo sa ibang lugar. Ang bitsaw sa inuupahan ni Aris ay tuloy na nitong binili. Pati na ang nasasukupan niyang beachfront. Ongoing na ang construction niyon para sa isang eco-friendly house. Nais ito, doon ang sila manirahan pagkatapos ng kasal. Wala na siyang mahihiling pa. Nang hatid siya ng kanyang itang kay Aris ay nakita niya ang pagsungaw ng luha sa mga mata nito. Napaiyak din siya at nahigpit itong niyakap. Salamat po, itang. Magalang na nagmano rito sa Aris. Pakamahalin mo sana ang anak ko. Makakaasa po kayo, itang. Sa pangambang masira ang kanyang make-up, ay pinigilan niya ang kanyang sarili na umiyak habang taintim nilang binibigkas ang kanilang wedding vow. Soon the minister pronounced them husband and wife. They kissed. Kung hindi pa sa pagtikim at pagangansyo ng mga kaibigan ni Aris ay tila, bantulot pa itong tantara ng kanyang mga labi. May honeymoon pa. Maasim na komento ni Gabby. Ingit ka lang. Mag-asawa ka na rin kasi. Ani Cade. Not for another 10 years. Picture taking. Sa pagkapalit-palit ng pwesto at pose ay tila hindi sinasadya. Muntik na siyang matalisod. Nabitawan niya ang kanyang bouquet at humagis ng wala sa oras. Naagapan siya ng kanyang asawa. Ang bouquet na salo ni Gabby. Congratulations, dude. Looks like you're the next. Nakangising sabi ni Aris. Nag-echo sa kapilya ang masiyang tawanan. Samantala makalipas ang 3 buwan, ay nagdalang tao si Josie. Higit ang kasiyahan ng mag-asawa. Sapagkat alam na lang ito magiging buklod upang mas lalo pang pagtibayin ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Aris at Josie. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.